Hi, to be continued. So nandun po tayo sa yung pagiging hugot. So mga tips po ito, no? Mga tips po ito sa pagiging OFW to avoid an overcoming homesickness para iwasan ang pagkabaliw at tuliro sa utok. Baka mamaya uuwi ng Pinas nasa ano ka na rehabilitation. So idaan mo na lang sa kain, mga madam, mga sir. Mag-day off ka, punta ka na lang sa mga interesting spots na bagong-bago sa mga paningin mo para to make yourself, you know, entertain yourself. At kung mahilig ka sa kanta, mag-smule ka, kanta ka, pipiliin mo kung sino singer ang i-duduwit mo doon, or magpunta ka sa church, mag-a-attend ka regularly to meditate, to anything you want to meditate, to say, you know, mag-a-attend ka sa isang active good group organization para nasa ganun may mamimit ka mga new friends, or you go out with your regular friends, you go out anywhere you want to go with your friends, or anywhere kung saan ang trip niyong kumain, sa Korean barbecue ba, or sa budol-budol fight, or saan ba, sa sushi, sa Japan restaurant, or sa Chinese restaurant, or mag-noodles na lang kayo. Basta yun na lang ang gawin mo para iwasan ang pagkabaliw at pagkaluka-luka. Uuwi ka ng OFW luhaan at bagsak mo sa rehab, or mayroon namang uwa, makakaano ka sa mga benefit doon pag may isa ka ng inutil makauwi, pero hindi na yun mababawi yung health, mental illness, your mental illness mo sa pagiging OFW. Kailangan o pumunta ka sa ibang bansa, healthy ka mentally, physically, at pag-uwi mo kailangan ganun din, healthy mentally, physically, spiritually, all of the above, A, B, C, and D. Bye!